Sa burol na mag-inang Gregorio sa paniki Tarlac, agarang hustisya ang hiling ng kanilang mga kaanak. Balitang hatid ni Mai Bermudez. Tama ng bala sa ulo at muka ang sanhi ng pagkamatay ni Frank Anthony Gregorio na mas kilala sa tawag na Anton. Tama ng bala rin sa ulo ang ikinamatay ng kanyang ina na si Sonia. Ang 74 na taong gulang na si Carmen Rufino na ina ni Nanay Sonia, ipinagpapa sa Diyos na lang ang sinapit ng anak at apo. Pagkamatay man ako ngayon, wala na akong magagawa. Panalangin ko na lang ng Panginoon. Yan lang ang magagawa ko. Si Meg, pinalaki at inalagaan ni Nanay Sonia na itinuturing na niyang pangalawang ina. Agarang hustisya ang sigaw ng kanilang pamilya. Sana lang hindi maging rason yung pagiging pulis niya para matakasan niya yung double murder na ginawa niya. Pinakamabait na tita ko yung pinatay niya. Si Tasha na nakita sa video na sinabunutan ng anak ng pulis nung mangyari ang insidente, inalala ang kabutihan ng kanyang ina at kapatid. Halos lahat ng bata dito tawag sa kanya, Mama Son, Mama Son. Ganun po. Ganon din po yung kapatid ko, mapala kaibigan po yung kapatid ko. Halos lahat ng kalalakihan dito sa amin, kaibigan ho niya. Nakita nyo naman po kanina kung sino yung mga umiiyak para sa kanya. Malakas naman yung ebidensya naming video eh, kung anong ginawa niya. Depende na lang kung kaya pa niyang baligtarin yon. Una nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may topak ang pulis na sinuwezka. Kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen sa harap pa mismo ng kanyang anak. Sabi ng asawa ng biktima, sana ay hindi maging dahilan nito para maalis ang criminal liability ng suspect. Dapat talaga paglusahan niya ang ginawa niyang krimen. Hindi yung magsasakit-sakitan siya, may sakit siya sa utak. Tumanggi namang sumailalim sa paraffin test si Nuezga. Mai Bermudez, GMA News.